kada ang kilalanin mong maigi. She doesn't have anything to prove na she's heaven sent. Pero sa tingin ko, mas anghel pa siya doon sa sumagip sa'yo. Ano kaya no, Bonnie, kung malaman niya na akong sumagip sa kanya? Natakot kaya siya o natutuwa? Parang masama ho yata yung ubo ninyo. Baka dapat ho magpatingin kayo sa doktor. Kailangan natin humanap ng iba pang paraan para matuntun ang hinira ko. Kasalanan lang tayo ngayon kay Larga. Siya ang ating susi, Eva. Kulay itim. Hindi ito sintomas ng sakit ng tao. Anong kaugnayan ng punong yan sa kahinaan ni Larga? Mula sa ugat ng puno ng daldalit ang lason na pinainom ko kay Larga. Hindi na mapipigilan ang hinirang na pagalingin ang sarili ng ina. Luper, kahit anong titigan ang tingin mo dyan sa salamin, kahit na isang taon ka pa dyan, hindi ka nagaganda. Tabi dyan! Luper, ano to? Akala ko ba naglilinis kayo lagi? Eh, bakit may mga balahibo ng ibon? Pasensya na, Chinky. Puluti, lilinisin ko na lang. Pasensya ka na. O, eh baka naman sabihin mo, pinahihirapan ka namin dito, ha? Hindi ganun yon. Yan lang talaga maitutulong mo, yan lang ang pakinabang nyo. Hindi mo pa magawa na maayos? Bilisan mo! Jinky! Jinky! Oh, Lupe, ba't ikaw nilinis yan, ha? Gusto niya. Madumi. Lupe, ayaw mo na yan. Sige na, ako nang bahala dyan. Magbayaan na. Sige, bayaan na. Simon, tulong na namin ito bilang pasasalamat sa pagkukunya sa amin ni Ada. Kaya ko na to. Pasensya na. Sige na, sige. Pahinga ka na. Kaya mo na yan. Simon, bakit parang ayaw mo pagtrabahuin si Lupe? May gusto ka pa sa kanya, no? Pinalis ko talaga siya. Dahil gusto ko tayong makausap. May tumawag sa cellphone mo. Tony ang pangalan. Ako nakasagot. Hinahanap niya si Loves. At sabik na sabik daw sa'yo, sino si Tony? Ewan ko. Baka wrong number. Sino nga si Tony? Hindi ko alam. Yung nagdi-deliver siguro ng tubig. Nagtatawagan kayo? Siyempre, pag wala ng tubig, tatawag ka. Ano ba? Nagkamali lang yun. Bihira ako kung ano-ano tinatanong mo, ha? Nakakairita, ha? Maliligo ako. Init. Yeah, okay, Robin. I'll be at your condo at 7 p.m. tonight. Malapit na rin naman yung venue sa condo mo, di ba? All right, okay, no problem. I'll see you there. Thanks. Bye. Oh, Wendy, may event ako mamaya for Angel Fire Cologne. Baka gusto mong sumama. Sige, I'll try. Ay, Kuya, dinala mo na daw kay Ado yung prints ng photos nila. Did she like it? Well, I'm not sure about that, pero nadala ko na sa kanya. Pinaalis kasi ako ni Aling Lupe nung nakita niya ako kanina eh. Bakit naman? Nakita ko kasi na medyo malala na yung sakit ni Aling Lupe. Tinanong ko siya kung gusto niya magpatingin sa doktor. I offered to bring her to the hospital. Sabi ko, hintayin na rin namin si Ada para samahan ko na silang mag-ina doon. Pero ayaw talaga niya eh. Pinaalis pa niya ako. Sabi niya, sila na lang daw. Alam mo, Kuya, baka naman ayaw niya talaga magpa-ospital. Or baka nahihiya siya sa'yo. Okay lang naman yung nahihiya eh. Ang sa akin lang, sana sabihin nga ni Aling Lupe kay Ada yung nararamdaman niya para magawa ng paraan. Medyo malala na kasi yung mga symptoms na nakita ko kay Aling Lupe. Bakit sa akin tumama ang sakit na to? Ito po ang naglagas ang balahibo ni inay. Halos maubos na po ang hipumanaw.
Bakit hindi sinabi sa ninay na may taning na pala ang buhay niya? Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng iyong ina. Patawarin mo ako. Hindi ko nalunasan ang kanyang sakit. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagpanaw ni Roja. Wala pang nakakagamot sa sakit tulad ng lason ng daldalit. Batid yan ni Roja. Kaya tanggap niyang unti-unti niyang kamatayan. Sana magkaroon na ng gamot. Laban sa laso na yan. Yung mabipita, nakita ko kung gaano siya nahirapan bago siya bawian ng buhay. Napakaaga niyang naulila. Hindi ko bibigyan ng ganyang bigati ang magiging anak namin ni Kestren. Dahil alam ko kung gaano kasakit sa isang anak ang mawala ng isang ina. Mamatay. Ngayon pa po kung kailan nahanap ko na ang anak ko. Lupe, pasensya ka na sa inasal ni Jenky kanina. Kanina pa narinig na sinisigawan kanya. Nauunawaan ko si Jinky. Wala akong sama ng loob kahit kanino. Bakit ka umiiyak? Naalala ko lang si Ada. At mga bagay na hindi niya maiintindihan. Mga bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Tatakot lang ako bilang ina. Baka hindi pa siya handa. Malaki na siya, Adalupe. Kahit ano kaya niya, sa dami ng pinagdaanan niya sa murang edad. O baka naman, ikaw ang hindi handa, Lupe. Kung ano man ang iniisip mo, kung ano man ang takot mo, sabihin mo kay Ada, ayaw ka pa ba naman magtatago ng nararamdaman mo sa kanya? Hindi pangkaraniwan sakit yan, Larga. Iigting ang pinsala sa buong katawan sa sandaling malagas sa mga balahibo hanggang sa ikamatay ng sinumang nalason. Nay? Bakit po kayo umiiyak? Ano pong ginagawa niyo sa balahibo niyo? Matulog ka. Ngayon naman, paano po ako matutulog ng ganyan po kayo? May pinagdadaanan po ba kayo? Baka naman makatulong po ako. Wala, anak. Wala lang ito. Matulog ka na. Wala ka namang magagawa. Sige na. Sige na, anak. Matulog ka na. Ngayon naman, imposibleng wala po akong magagawa sa sarili ko, ina. Hindi ko po kayo titigilan. Sabihin niyo po sa akin, ano po nangyayari sa inyo? Wala, anak. Meron lang akong pinagdadaanan. Bahagi ito ng tumatandang Adarna. Itong paglalagas ng balahibo ko at itong pamumutla ko. Para lang siyang panandali ang sakit. Ano po tawag sa sakit niya? Pagdalagas. Tulad din ito ng pamumukadkad, anak. Hindi lang kasing iktin. Pero lilipas din itong nararanasan ko. Sigurado po kayo?
Sigurado ako. Eh, buti naman po, hindi kasing sakit ng pamumukadkad. Mm-hmm. Kinaba naman po ako, Nay. Alam niyo naman po ngayon kung may mangyaring masama sa inyo. Ano po kayo umiyak? Kaya mahal na mahal kita, Ada. Halang araw, may iintindihan mo rin ito. Patawad, Ada. Di mo dapat malaman na may tanong ng buhay ko. Di ko hayaang gamitin mo ang paggagamot mo sa akin. Para din sa iyo to, anak. Paglalagas! Yun ang sabi ni Inay Bonnie. Hindi ko nga alam na may pinagdadaanan pala tayong ganun. Sayang wala akong alam sa layak kong taong ibon. Pero may naitabi akong balahibo ni Inay. Ito, oh. Ada! May amoy ng lason! Lason? Ada, salamat kita. Ay. Ada. Nay. Magsabi po kayo sa akin ng totoo. Parang awa niyo na. Anak ko po, nagsinungaling po kayo sa akin. Hindi po totoo ang paglalagas ng sakit niyo. Ano po ba talaga ang sakit niyo? Anak, wala akong sakit. May ano po ba nangyayari? Hindi po ba ako sakit na anak? Para malaman ko. Nay, sa kabila po ng lahat ng pinagdaanan natin, ano po ba ang totoo? Sabihin niyo po sa akin! Inay! Hindi naman sa ganun, anak. Ano lang kasi? Ano po, anak? Hindi mo naiintindihan. Sasabihin ko naman talaga sa'yo. Natatakot lang ako. Saan po kayo natatakot? Sa akin po ba? O sa sakit niyo, ganun na po ba kalalayon? Nay, sabihin niyo po sa akin. Ba't ayaw niyo po magpatingin? Hayaan niyo pong iiwan niyo ako ulit? Gusto niyo po bang mamatay? Hindi, Ana. Hindi ko gagawin sa'yo. Alam mo yan. Nagpatingin ako sa doktor. Natakot lang ako sa mga narinig ko. Kailangan kong operahan. Wala tayong pera. Kaya masisisi mo ba ako kung pinili kong tago sa'yo ang lahat ay, na ito? Ay, kailangan ng pera. Magagamot po tayo. Hindi mo ako gagamotin. Hindi ako papayag. Anak niyo po, ako papayag po. Ano naman ang sakit niyo?
Kakantahan ko po kayo para gumaling kayo. Hindi mo ako kakantahan. Ay, kakantahan ka na! Hindi mo ako kakantahan. Paano makinig ka sa akin? Hindi mo ako kakantahan. Ito ang pinakaiwasan ko na gagawin mo. Hindi kailanman magiging solusyon ng gamutin mo ako. Dahil hindi lang ako mapapahama, kundi ikaw. Kapag ginawa mo yun, matutuntun tayo ni Garuda. At pag nangyari yun, anak, hindi na tayo magkikita kailanman. Naiintindihan mo ba ako? Mas gugustuhin ko pa na tiisin ang sakit ko na kasama kita. Kesa mawala ka ulit sa akin, anak. Ganun kita kamahal. Ha? Mahal ko rin po kayo. Susundin ko po kayo. Gagawa na lang po ngayon mong paraan. Huwag na po kayo umiyak. Patawad po yun. Ay, patawad. Ay, Bessie! Naalala ko, may nakakit nga pala ako mamaya. Isasama kita, ha? Kaya mo bang maging promo girl? Yung alam mo yung Angel Fire Club? Yung event na yun. Gagawin mo lang naman, magpapaganda ka, tas ma-sexy, at magsusot ka pa ng pampang parang angel talaga. Tapos ispray mo lang yung mga cologne, kunyari sample, ganyan. Kaya mo ba yun? Ano ba? Alam mo namang hindi ako bagay dyan. Tingnan mo yung tsura ko. Pangit ko. Tapos sinasabi sa akin mo. Ay, naku, ito na naman po kami. Ang liit na naman ang tingin mo sa sarili mo. Ano ka ba naman? Kita yun. Sayang yung kita eh. Pwede ka pa rumakit sa umaga kasi gabi lang natin gagawin yun. Gano'n ba kailangan mong pera? Medyo malaki. Bakit gano'n, Mikael? Kung kailan kasama ko ng nanay ko, malalaman ko may sakit pala siya. Malubha pa yung sakit niya, hindi ko magagawa ng paraan agad. Ano yung binigay siya sa akin para kukunin siya ulit? Alam mo, Bessie, hindi naman natin masasagot yung tanong na yun. Alam mo kung anong kailangan mong gawin? Maging matapang ka. Lakasan mo yung loob mo. Para kapag nangyari yung ayaw natin mangyari, kaya mo siyang harapin. Kaya mo siyang tanggapin. Yun na lang yung magagawa natin. Ano sinasabi mo, maging handa ako na baka mamatay ang nanay ko? Para mo gagawin yun? Nanay ko yun! Kahit kailan hindi ako magiging handa na mamamatay siya, siya na lang ang meron ako. Ang sakit na nga nung nawala siya, iniisip ko. Kamusta na siya? Kung napaano na siya? Tapos ngayon, umamatay siya, wala na akong maaasahan. Hindi ko pwede gawin yun. Nanay ko yun. Hindi siya pwede mawala. Hindi siya pwede mawala, Bessie. And I also really think that Angel Fire is a lucky name. So I suggest you stick with that for your women's perfume line. Oh, yes, we will. And by the way, Migo, I think I saw you once sa TV. Is it true na nakakita ka ng angel? I know it may be hard to believe. I did. Hindi naman ho ako sigurado kung angel talaga siya. Kasi hindi naman ho siya nakapute or she didn't have white wings. But she did save my life. Actually, may nakuha pa nga akong feather. Wait, what time is it na? Kasi I think you're needed for the interview. You can proceed na po to the venue. We'll just see you there. Okay. Sige po. Thank nice. You. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. See you. Good night. Thank see you there. Bye. Let's go. Migo, can you stop talking about this angel? Wala kang nakitang ganun. Robin, I know what I saw. Hindi ako bulag.
pagkatawanan ka ng mga tao if you don't stop talking about these things. Wala kang nakitang ganun. We had so much fun. You were drunk. You actually tried to kiss me. No, I didn't. Kasi hindi mo nga maalala yun eh. Miko, sobrang lasing mo. Hindi mo maalala yung mga ginagawa mo. Wala kang nakitang babae na naglipad sa'yo. Mikael, hindi ako naniniwalang anghel yung kaibigan mo. Nakakita ka na ba ng anghel na kuba? Ito naman si Sir. Eh, pwede naman pakpan ng pakpak yung kuba niya. Diba? Saka tingnan mo na may tsura ng besi ko, oh. Mala anghel. Mag-pose ka. Kasi, na. Para makuha na ito yung racket. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan mo ko, Sir. Ayan. O, diba? Ang sexy kaya ng besi ko. At, yung mga flawless, ang puti-puti, konting ayos lang. Ang kulit mo rin, Mikael, eh, no? Baka pag makakita ng boss ko yun, eh, ako naman pali pa rin hanggang kabilang kanto. Pag nakakita ng anghel na kuba. Miss, pretty ka naman talaga, eh. Kaso lang, pasensya na. Trabaho lang to. Okay lang ko. Okay naman pali. Okay. Ano ba lang dyan? Okay lang. Messi, sorry ah. Okay lang nga. Iniiya ako eh. Sinama-sama kita dito tapos ganito pa nangyari. Promise, ihanap kita ng ibang racket. Promise ko yun, sir. Oh, may rapan ka ng besi. Okay lang yun. Ano ka ba? Eh, tsaka ito. Oh. Yan. Sa'yo muna yung trikyo ko. Para pandagdag mo sa iniipon para sa nanay ko. Sigurado ka ba? Oo naman. Kahit next year mo na yung bayaran. Sabi ko naman sa'yo. Mayaman ako. Salamat, Bessie. Oh, ganun dumurama dito. Tatrama ka eh. Kasi... okay lang yan. Tulungan mo na lang ako maglagay ng pakpak. Sige. Makabigat naman ito. Ano ba? Ito. Okay ba? Bagay sa'yo. I know, right? Alam mo, dapat endorser ako. Hindi ako from grade. Hindi tayo naiintindihan ng mga yun. Amang Batala, humihingi ako ng tawad sa pagsisinungaling ko sa sarili kong anak. Ayoko lang siyang masaktan at maghintay pa sa araw ng kamatayan ko. Kaya humihingi ako ng milagro sa iyo. Kayo na po ang magpagaling sa akin upang hindi na mapilitan si Adang gamitin ang panggagamot niya sa akin. Tugtungan niyo pa po ang buhay ko para sa anak ko. Could be possible na hindi nga yung babae ang naglipad sa akin doon. Sobrang dasing lang talaga kasi ako nung gabing yun. Hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari. I guess it was just all in my head. Parang totoo kasi lahat eh. That's weird. Pero ba't ka nagka-bruise? And paano ka napunta sa labas ng building if you can remember going through the door? Well, if one has too much to drink, I guess that's what really happens. You don't remember everything. Well, I have to agree with that kasi wala naman akong naalala na nangyari sa amin ni Robin nung gabing yun. Hindi ko lang maalala is kung bakit naisip ko na sinagip ako ng isang anghel o ng babaeng ibon or whatever she was. Parang
Parang totoo lang kasi talaga lahat eh. At least, maganda yung panaginip mo. Para lang akong timang dun sa mga pinagsasabi ko sa TV. Hayaan mo na yun, Kuya Migo. Anyway, I'll go ahead na. Bye, Kuya Migo! Sige, bye, Wendy. Oh! Are you okay? Yes. Stand up. Is it hurt? Yeah. It's okay. Hey, I think I know you. From where? The girl with the wings saved you. Sana kaya kung pumasok ako doon ulit, na nakabuka na pakpak ko. Tapos makikita ng manager ni Mikael na pwede naman pala ako maging model ng Angel Fire. Oo nga. Kailangan mo lang suotin yung costume. At tiyala pa, matotoo kang taong ibon. Sige nga, ibuka mo nga yung pakpak mo at mag-model-model ka kung wari. Angel? Patay! Isang po'y narinig kong pag-uusap nila ni Heron. Pinainom po yata ng lason ng daldalit si Larka nung nakataka siya noon. Walang lunas ang lason ng pinainom nila kay Larka. Ikamamatay niya yun. Gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo. Pwede ba kitang makita?